Thank you sa Artery sa pagbibigay po sa akin ng another pod na i-review. Ito nga po yung Matchy Matchy Nuggets Plus. So, binigyan din nila tayo ng extra RBA at adapter. At i-unbox na nga po natin agad-agad, mga boss amo. Alright, ito na nga po yung pinadala sa atin ng Artery. Kaya may nakalagay dyan na sample. So, ito po yung Nugget Plus Matchy Matchy Pad Mod. Sa box pa lang po, makikita na natin yung itsura ng device at kung ano po yung kulay niya. Then, sa gilid po, nakalagay dyan yung barcode and QR code. Sa likod po ng box, nandito po yung package content. Then, sa gilid po, yung mga social media account niya. So, ang kasama nga po niya sa box ay isang user manual, Artery card na may nakasulat sa likod na story behind Nugget Plus. In the fashion world, the matchy-matchy clothing is a trend. We adapt the idea into the vape devices. Therefore, Nugget Plus is born. Yan, nakalagay nga dyan. Yan po ang story ng Nugget Plus. And then, may kasama po siyang warranty card. Kasama rin po siyang USB cable na Type-C. Isang OCC po na 4x4 mesh coil na pang 20 to 35 watts. Then, isang ziplock po ng rubber. So, yung rubber po na to, mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan po natin ito gagamitin. And, ito nga po yung ating Nugget Plus Matchy Matchy Pad Mod na gawa ng Artery. So, ang device po mapapansin natin ay may pagka-transparent po or see-through dahil talaga naman po kitang-kita natin yung nasa loob ng device. Then, sa harapan nga po, nandito yung ating power button, wattage control adjustment, and screen. And dito po sa ilalim yung kanyang charging port. Then, sa magkabilang panel po, makikita natin na meron siyang design at may nakasulat po na Artery. At sa kabila naman po ay Nugget Plus. Then, sa kabilang gilid po, may mapapansin tayo na tatlong butas dyan sa magkabila. Yan po ay para sa ating airflow. Then, puntahan naman po natin yung tank. So, yung tank po natin ay may 5ml capacity po na juice na may lalagay dito. Then, sa ilalim po, mapapansin nyo, nahirapan akong bunutin dahil nga po napakahigpit or napakakapit po ng kanyang magnetic connector. Ayan. Then, nandito po sa kanyang pad mismo, yung kanyang contacts. Then, dito po sa ating pad tank, ito po yung ating kasama or naka-pre-installed na OCC. Ang size po ng OCC nito ay 0.4 din, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Then, ang ating drip tip po ay non-removable also. Then, nandito po sa kanyang ibabaw yung kanyang peeling port ng e-juice. Ayan. So, sa pagbabalik naman po ng ating pad tank, napakadali lang din. Ayan, so isang click nyo lang po, talaga naman pong kakapit na kaagad yung inyong tank dahil napakalakas po ng ating magnet. So, ng ating device ay hanggang 2,000 mAh built-in battery at hanggang 70 watts po ang kanyang pinaka-max power. May binigay nga po sa atin ang Artery na isang RBA at isang 510 adapter. Mamaya po gagamitin natin to after po nating ipakita ang settings ng ating device. So, ito na nga po ang ating device. Para i-power on po siya, i-click po natin itong firing button ng 5 beses. Then, may lalabas po dyan Nugget Plus. Then, sa taas po ng screen, makikita nyo po Artery and then sa gilid po niya ay yung kanyang battery indicator. So, may mapapansin po kayo dyan na lock logo. Ibig sabihin po, nakalock po yung wattage ng ating device. So, kanina nga po, sinabi ko na hanggang 70 watts po ang max power ng ating device. Pero pag pinindot po natin dito sa ating wattage control, may mag-a-appear po dyan na coil max power po. Ibig sabihin, na-reach na po niya yung pinaka-max power ng OCC na nakalagay dito. Since minakita ko po sa inyo kanina, yung OCC po na naka-pre-install dito ay hanggang 35 watts lang. So, yun yung isa sa pinakamagandang features ng ating Artery dahil nga nare-read niya kung anong OCC lang yung nasa loob at kung hanggang saan max power lang po yung kaya niya. Pero kung sakali naman po na gusto mo siya na mas mataas na wattage, pwede mo siyang gamitan ng katulad pinakita ko kanina na adapter para pumalagyan natin ng ibang atomizer o kaya pwede nyo rin pong lagyan ng RBA. So, pag gagamitan nyo po ng ganun, ang settings po doon, i-click nyo po to ng 3 times itong ating firing button para po ma-unlock ang ating power. 1, 2, 3. Then, i-unlock nyo po siya. So, sa pagka-unlock na po, pwede nyo na po siyang pataasin ng hanggang 70 watts. So, meron din po tayong settings kapag sa ating wattage lock. Pipindutin nyo lang po ng sabay yung ating negative at positive button kung ayaw nyo pong nagagalaw-galaw yung inyong wattage. Pipindutin nyo lang po yan ng sabay.
Then, malalock na po yung itong ating wattage control. So, kahit anong pindot nyo po, hindi po siya mapipindot. So, may mapapansin din po kayo sa ating screen. Ayan, kung mapapansin nyo, meron po siyang iba-ibang kulay dyan sa ilalim. So, yun nga, pwede nating i-customize po ang ating Nugget Plus na matchy-matchy. Pagpapalitan po natin yung kulay na to, ipindutin lang po natin itong power button at sa capacitive button ng sabay. Then, pwede na po tayong mamili ng iba-ibang kulay. Ayan, violet, blue, green, ayan, white. So, kung mapapansin nyo, every time po na magpipindo tayo, umiilaw din po yung dito sa gilid. So, pwede nyo rin pong i-customize yung kulay ng ilaw dito sa ating gilid ng device. Ipindutin nyo po itong power button at saka itong negative button ng sabay. So, mapipindot po siya. At pwede rin po itong patayin kung ayaw nyo naman po nang may umiilaw-ilaw dito sa gilid. So, yun po, yung pagka-customize ang settings ng ating device. Iharap ko na po yung camera sa aking mukha para po matry na natin itong ating device. So, pinakita ko nga po sa inyo kanina yung laman ng box ng ating Matchy Matchy Pad Mode, pati yung specification niya at kung paano nyo po ito i-customize. Ngayon po, itatry natin yung naka-pre-installed sa kanya na OCC na 0.4 na pang 35 watts po. So, ayan po, tatry na natin. So, para sa akin, since mesh coil nga po siya, malasa po siya. At yung Bayfor naman po niya ay talaga namang nakita niya naman na malakas po. So, meron po akong pinakita sa inyo kanina na rubber. Ito po yun. So, kung naluluwagan po kayo sa ating airflow, pwede nyo po siyang sikipan gamit po ang ating rubber na ito. So, since okay lang naman po sa akin yung airflow niya at hindi naman ako masyado naluluwagan, hindi ko na lang po gagamitan ito. At ngayon po, itatry ko naman po yung ating adapter para ma-reach naman po natin yung 70 watts. So, gagamit po ako, syempre, ng atomizer kapag kinabit ko po itong ating adapter. So, sa pagkakabit po ng adapter, napakadali lang din dahil meron din po siyang magnetic connector sa likod. Then, ilalagay lang po natin siya ng ganyan. Ayan, ganyan po yung magiging itsura niya. And then, ang gagamitin ko pong atomizer dito ay yung Gear RTA po. So, imamax na po natin siya ng hanggang 70 watts po. Yan, talaga namang na-reach niya yung 70 watts niya. So, kapag ginamitan niyo po siya ng RTA na may kasamang adapter po niya, ay talaga pong ma-reach nyo yung 70 watts na hinahanap nyo. So, ngayon, itatry naman po natin yung RBA na ibinigay sa atin. So, eto nga po yung RBA na kasama niya na ibinigay sa atin. So, tingnan din po natin kung ma-reach po niya yung 70 watts max limit niya. Sa mga nag-expect po na baka kasama po sa box, eto po ay ulitin ko. Ito po ay separate po na mabibili nyo sa market. So, ikakabit na po siya natin. Napakadali lang po. Ayan, ganun lang po siya. So, yung RBA po, hindi siya ganun kalakas umuso. Kasi nga po, yung wire lang po na nakalagay sa kanya ay sobrang nipis. So, may tendency po na yung ating bola, kapag ini-max wattage po natin, ay baka masunog naman. So, ayan, ginamit ko rin po sa kanya yung RBA. So, talagang pwede natin siya gamitan ng kung ano-ano. So, sa isang pad na to, masasabi natin na all-in-one siya, na hindi na natin kailangan bumili pa ng kung ano-ano pang device dahil nandito na po sa isang pad na pwede natin gawin. Pwede natin siyang gawing vape, pwede na siyang gawing pad, MTL, lahat-lahat na po pwede na. Then, sa looks naman po ng device, talaga naman pong nagustuhan ko siya dahil nga po, transparent nga po siya, kakaiba yung design niya at very unique. And, isa pa sa nagustuhan ko, yung kanyang drip tip po, kahit non-removable, ay round shape naman po. So, hindi ako nahihirapang ihipakin. At isang kagandahan nun, hindi nga siya mawawala. At yung kanyang tank nga po ay malaki na at napakadaling refillan po ng juice dahil nga po dito rin sa ibabaw nilalagyan ng juice, i-slide nyo lang na ganyan. Gusto ko rin po yung kanyang tank dahil malaki at isa pa malino po ang kanyang pagka-transparent, makikita nyo po yung juice niya. Kaya try nyo po itong ating Matchy Matchy Pad Mode, napakagandang pad nito at hindi kayo magsisisi kapag bumili kayo nito mga boss amo. Ciao!
shoutout po sa RTV. Thank you so much. And once again, Babe Kicks number 3.